channel. Namiss namin kayo. Sana naman namiss nyo rin kami. Siyempre, ito, okay na okay. Sa tulong ni Lord, okay na okay. And si Otter, siyempre, fully healed na rin yung kanyang tulong. Fully healed na rin. At sobrang successful. Ano bang ating lulutuin ngayon, my dear? Siyempre pa, healthy food. Healthy food! Hindi na katulad dati. Hindi na pwedeng magprito-prito ng tilapia. Kaya ang gagawin namin ngayon ay ang pinaputok na tilapia. Pero version naman namin to. Kakaluto lang ng harabas ng pinaputok na tilapia. Eh, iba rin naman yung version namin ni Ote. Ah, di ba? Ano ang ating mga ingredients, anak? Siyempre, itong dalawang pirasong malaking-malaking tilapia na kanina ay buhay na buhay at pumapalag-palag pa. Kamatis. Tapos, kamatis. Very good. Ginger. Mm-hmm. Kinchoy. Kinchoy. Mm-hmm. Na ang tagal niyang sinaulo. Onion. Onion. Garlic. Okay. Lemon. More kinchoy. And white onion. White onion. Okay. Onion. Tapos, ito. Ito ang mga dinagdag ko sa buhay ko, guys. Ngayon, talagang marami akong mga spices na talagang susustansya. Mm. Oregano. Cayenne pepper. Cayenne pepper. Mm, mm, mm. Sesame oil. Egg. Ano ba? Black pepper. And olive oil. Extra virgin olive oil. Ayan ang aking kapartner ngayon sa buhay, ang olive oil. At syempre, walang huwag natin kalimutan ang ating pampalasa. Na pinch-pinch lang. Salt. Asin. Asin. Okay. Idurug-durugin muna natin to, anak. Ilagay natin sa food processor. Yan. Excited siya dito, guys, kasi first time niyang gagamitin. First time ni Otep gagamit ng food processor dati. Mano-mano. Wait lang. May balahibo na naman ang pusa. Ibig sabihin, pinakailaman na naman to ng mga muningning ko. Yung karton. Okay? O, lagay mo dito. Ito ba walang balahibo? Walang balahibo? Wala. Walang balahibo. Malinis siya. Sikat. Okay? Sige, anak. Huwag mo binahin. Ilagay mo na natin to, syempre. Ilagay na natin ng sama-sama. Kasi medyo heavy duty naman itong ating nabiling food processor. Okay. Ano? Ba't nga naman kakamain ko? Pwede mo yun. Talaga ni Bulilit. Baka mahiwa pa mi. Bawal akong mahiwa. Hindi yan anak isasama kasi pangkilalim yan. Okay guys! Tutuwa si Otep dito. Wala pa! Isasaksak mo na natin. Isasaksak mo na natin. Enjoy. Alam ko nag-enjoy ka. Tama na. Kasi baka magsobra naman ang pino. Hindi naman maganda. Sobrang pino-pino. Ang bilis. Oh. Ang bilis, oh. Nagulat si Ota. Ilang pindot lang. Ilang pindot lang, oh. Oh anak, matalim to. Wait, ilalagay ko muna siya dito. And delikado ang ating matalim. Oh. Guys, durog agad. Okay, magtitira kami ng konti para sa sawsawan. Mamaya, konti lang naman. Konti lang. Kasi mas masarap pa rin yung nandun siya sa loob. Okay. Tapos guys, lagyan na natin ito ng mga spices natin. Lagyan natin ng
sesame oil. Lagyan natin ng cayenne para may lasa na siya sa loob. Tapos bukod pa rin yung ilalagay natin sa labas. Oregano. Konti lang ang oregano, guys, kasi matapang ang ano niyan. Medyo matapang ang lasa. Yan. Napakasarap ng cayenne kasi ang anghang niya. Tapos type na type ni Otep yung anghang, guys. Yung anghang niya. Lagyan natin ng asin. Kasi matubig to. Matubig yung kamatis. Matubig, kaya yan. Lagyan natin ng medyo. Mix muna natin. Ayan. Itong ating olive oil, sa labas natin yan ilalagay. Okay, okay guys, ito ang ating gagamitin. Ang aking partner ngayon sa buhay, ang aking double flip na kawali. Ito muna, dito ko na siya gagawin. Hugas ulit ako ng kamay. Na nagpahugas naman ako kanina pa. Okay. Lagyan muna natin, guys. Isa lang sa natin ang ating mga lemon. Tapos yung ating white onion. Ayan. Isa lang sa natin dito. Para hindi siya didikit. Okay. Lagyan natin sa natin. Parang ano to eh, parang mini oven. Itong aking double flip. Kaya ang ganda niya. Mamaya na yung iba na yan sa labas na yan. Ayan, mamaya na yung iba sa labas. Ah, may itsura siya. Kasi hindi na namin yan babalik ta rin, guys. Yan siya. Yan yung ayos niya, guys. Oh. Pagpapatunga namin. Okay. Tabi muna natin yan. And then, ako guys, dito ko siya nilalagay sa loob. Sa ulo, I mean. Diyan sa ulo ko siya nilalagay. Hindi ko na siya pinabibiyak dito or dito sa likod. Dito ko na siya pinapasok para hindi lumalabas. Walang kahit anong tapon. Kasi malaki naman yung butas ng leeg niya ni. Oh, na-amaze na naman si Ote. Sobrang sarap na to, guys. Dinagdagan ko lang siya ng maraming spices. Pero dati na rin namin itong ginagawa na sobrang simple lang. Ayan. Siksik na siya. Siksikin natin. Parang bondat-bondat siya. Tapos lagyan natin yung head. Of course. Ayan. Tapos mamaya lagyan natin ng asin yung labas. Lagyan natin naman yung isa. Malalaki talaga to, guys, oh. Kasi hindi naman masarap i-gawing pinaputok yung maliliit. Kailangan talaga malalaking tilapia. Ayan. Lahat ng kinakain namin ngayon ay sobrang ano na, piling-pili. At sobrang pinaplano ko ang mga kinakain namin. Dahil hindi pwedeng basta-basta tumaas ang blood sugar or bumaba. Same lang ang effect sa akin. Parehong mahirap. Low or high. Hypo or hyper. Ang low is ano, hypoglycemia. Hyperglycemia. Ayan! Lagyan natin. Kung kakalap ng asin, lagyan mo ako sa kamay para maian natin. Kung masyadong madami ha. Okay, lagyan mo ang asin sa kamay. Ayan. Lagyan natin guys ng asin sa labas para maglasa siya. Kasi baka naman hindi lumasa yung ating
pinagagawa. Konti pa ba? Konti-konti lang. Konti lang. Masyado marami yan. Okay. Okay. Iodized salt naman yan. Hindi masyado mahalag. Okay. Ilalagay natin siya dito. Ilalapag lang natin po. Whoop! Napaka-perfect ng luto niyan, guys. Kala niyo. Yung tirang mga ginayat natin, ilagay din natin dyan, ipahid natin dyan. Asinan pa natin, asin pa anak dito sa kabilang side, kasi yung kanina yung kabilang side yun. Tapos lalagyan ulit natin siya ng mga spices, konti pa. Masyadong madami, oh. Bawal din masyadong maraming salt. Bawal din yun. Bawal din kay mami, ang maraming salt. Kahit naman kanino, guys, 'di ba? Kahit kaninong healthy person, bawal din 'yung masyadong maraming salt. Hindi rin advisable talaga. Para hindi tayo magka-problema someday. Okay? Ana, kumusta ka na diyan? Mukhang kamot ka, kamot na naman ikaw ng kamot. Mainit? Kauulan lang kasi, guys. Lalong uminit ang panahon. Yan, lagyan ulit natin ng kain para magkaroon ng medyo anghang. Saka paminta, black pepper. Tapos, palibutan natin ng olive oil. Pero guys, kung wala naman kayong mga ganito, kasi ako talaga, nagpundar ng mga spices dahil kailangan ko eh. Itong mga kailangan ko sa salad, salad na vegetables, sa kung ano-ano niluluto ko, ito yung mga ginagamit ko kasing mga spices kasi ito naman yung mga healthy na kainin para sa akin. Sa amin na rin, syempre, damay-damay na lahat na sila. Lagyan natin yung ibabaw para gumanda naman ang tsura. At ilagay din natin ang ating kimchi. Kung wala naman kayo yung mga ganyan, pwede na yung ordinary lang, yung mga asin, paminta, tapos yung luya, sibuyas, bawang, kahit hindi nyo nalagyan ng mga pambudbud, paminta na lang at asin, okay naman yun, walang problema. Masarap pa rin to kahit na anong gawin nyo dyan. Okay, iluluto lang namin to, guys. Iluluto ko to doon sa malaking kalan. Tapos, babalikan namin kayo pag luto na. Ipapakita namin sa inyo kung gaano ka-perfect ang luto nitong aking, ano, aking pambato na kasing edad ni Otep na kawali. Ayan, oh. Itim-itim na nga siya. Kasi sa sobrang tagal niya. Pero talagang eto yung partner ko ngayon. Halos lahat ng mga gulay, mga manok, salmon, lahat ng aking ano, kinakain namin, halos dito ko na siya niluluto, guys. Parang mini oven ko na siya. Okay, guys, balikan namin kayo pag naluto, okay? Ayan, guys, eto na. Ang napaka-perfect. Napaka-perfect na pinaputok. Ang saang ano niya talaga, ang ganda ng pagkakaluto niya dito sa double flip. Pero pag bumili kayo ng ganito, guys, ng double flip, make sure na iron siya. Kasi ito iron talaga. Kasi yung iba, parang aluminum or stainless na manipis. Nasusunog. Hindi siya parang oven yung pagkakaluto. Kasi nung hindi pa nga ako, ano eh, nung hindi pa ako, nung pwede pa ako ng mga sugar-sugar, ng mga ano-ano, nagluluto ako dito ng Bake Mac or ano, pwede siya. Pero ngayon,
Hindi na yun pwede sa akin eh. Pero tingnan nyo naman, oh. Oh, ha, diba? Every week, every Saturday or kaya Sunday, ito na yung niluluto naming ano, ulam. Sarap na sarap kasi dito si Otep. At ang sarap-sarap daw talaga. So, hindi na namin ipapakita sa inyo ang aming tikiman dahil talagang parang ayaw ni Otep sirain yung ano. Yung itsura. Hindi, gutom na talaga siya. Kasi magla-lunch na. Ito yung ulam namin ng lunch. Ang hinahalo ko naman dito sa akin ay kalahating cup ng, ito yung ulam ko eh. Tapos plus kalahating cup na brown rice sa akin. Sa kanila, syempre, white rice. May nag-white rice pa rin naman sila. Tapos, may lettuce ako. Yun. May lettuce pa. Pero, ito complete naman na siya. Kasi may mga gulay-gulay din naman. Pwede naman kainin kasi yung, ito yung nandito sa loob. Sa loob. Nalutong-luto yan, guys. Yung nasa loob niya. Okay? Ang aking salamin nga pala ay reading glass ito. Kaya nakababa dito. Para hindi mag-blur. Kasi ang reading glass is talagang for, intended for reading lang yan. At saka sa mga near sight na katulad na to. Eh, pag inalis ko kasi itong reading glass ko, hindi ko masyadong makita yung ano, yung itsura niya. Kaya, ganyan lang yan. Nakababa lang ko, di ba? Ah, dati hindi ko nagigets yung ano ng mga tao eh. Ng mga olds na nakaganyan dito sa may ilong yung salamin. Ngayon alam ko na. Kasi pabago-bago yung ano ko ngayon, guys, yung vision ko. Kaya hindi pa ako nagpapagawa talaga ng salamin na progressive na para talaga sa grado ng mata ko. Siyempre, pinagpipray ko pa na mag-improve talaga siya at luminaw na siya at hindi ko na kailanganin ng salamin. O diba, malay nyo, miracles happen naman eh. Kaya baka mamaya, dahil inaayos ko na rin ang aking pagkain, ang aming pagkain, healthy living, eh, umayos din naman yung vision namin ni Ote. Maraming salamat nga pala. I-take ko na tong opportunity na to. Sobrang daming salamat doon sa mga nag-alala sa akin, sa mga nagdasal po. Sobrang dami kong prayer warriors. At kayo po ang isa. Pero hindi lang kayo isa. Kayo ang mga nakakadagdag sa pampalakas ng loob ko, guys, talaga. Bukod syempre kay Lord na talaga namang binibigyan niya ako ng sobrang strength. Actually po, medyo na mamanage ko na yung, nung una kasi talaga sobrang bagong-bago sa akin. Bago sa katawan ko, lahat ng ipasok kong medicine, ang dami kong nararamdaman. Tapos, syempre, nag-iba ako ng diet. Parang bigla akong nagkaroon ng, parang nag-crash diet ka na. Iba na, biglang brown rice ka, sobrang takaw mo sa white rice, 'di ba? Tapos biglang magba-brown rice ka. Actually kasi yung pinagsuspetsahan ko talaga, guys, na nagpataas ng todo ng blood sugar ko at saka ng insulin resistance ko siguro yung ano eh. Nagpababa ng insulin resistance ko naman. Yung kanin. Kasi hindi naman ako masyadong matakaw sa mga ano, guys. Sa mga sweets. Mas matakaw pa nga sa akin si Dante sa kasi Otep eh. Pero ako talaga kasi kanin. Eh yung kanin pala. Kasi from the time na na-diagnose nga ako ng type 2 diabetes. Wala akong ginawa kundi manood, mag-research. Naghahanap talaga ako ng mga reliable na mga babasahin, mga pwedeng panoorin, yun. At pinag-aaralan ko talaga. At nalaman ko nga rin, ang 1 cup of rice pala is, meron pala siyang na-convert na sugar na equivalent to 21 cubes of sugar. Diba? Sobrang dami. Kumbaga, mas sugar pa siya compare doon sa ibang pagkain na alam nating matatamis talaga. Pero, kaya ko naman, di naman ako nagki-crave sa kanin ngayon. Dahil may brown rice naman, kahit na lasang karton, sabi ni Ote. Lasang paper, lasang karton. Yung whole wheat bread, lasang karton. Pero, nasanay na rin siya, pati si Daddy Dante, sanay na rin na yun yung kinakain.
Si Nining nga, enjoy na enjoy po yung tinapay na yun eh. Oh. Kahit lasang karton daw. Masarap naman siya. Parang feeling ko pwede, ano rin naman, it's all in the mind. Dahil sa kung ano yung nakasanayan. Pero dahil nga ngayon, kailangan ng mga healthy food, talagang kaya namin kainin yung mga dating hindi namin kinakain. Kaya na doon ang gulay si Otep eh. Tingnan nyo naman guys, oh, ang ganda na ng kanyang body. Oh. Oh, diba? Nag-improve na rin siya kasi kasama ko siya nag-exercise. Siyempre, mas masaya kasi yung meron akong kasama. Mas lalo akong na-motivate na mag-exercise. Siya rin, pareho kaming dalawa. Ayan. Hindi kasi namin nakasama si Daddy Dante kasi syempre nasa work pa siya during walking time namin ni Otep. Minsan, nagsusumba kaming magdanay. Okay, humaba ng masyado ang aming kwento kasi na-miss namin kayong masyado. Eto na po! Ayan na! Sana ay maglaway kayo. Bye na guys! At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, like, subscribe, and hit the bell to be notified for our future videos. Maraming salamat po. God bless, good health, basta po keep safe sa inyong lahat at hindi lang po COVID ang sakit sa mundong ibabaw. Pagtuunan po natin ng pansin ng iba pang sakit na pwede nating makuha sa pagkain, sa paligid, sa mga maruruming bagay, sa mga bisyo o kahit sa ano po. Pagtuunan po natin ng pansin ng ating health dahil health is well, diba?